Questions, Lozano, Mr. Chair, if you'll allow me. Go ahead, if it is related to the answers. Medyo off-topic lang to, if you'll allow me, I'll take this opportunity. Motorcycles. It has to do with motorcycles, with riders. Okay. Okay. Andito ba Angkas, representative ng Angkas? Yes, your honor, Mr. Okay. Secretary. Alam niyo na yung kaso na inlapit sa akin, ano, yung isang rider ninyo, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at nilakawan pa. Yes po, Mr. Senator. We've been informed and are aware of that. Okay, and then yung pong complainant nag-file ng blotter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatagu-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagu-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali yung rider? Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, hindi po ganito yung patakaran namin sa Angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong, on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa, hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show, but also doon po sa delay na nangyari po. Na no, forget about my show. Opo. Forget about it. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso and what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blotter, pumunta siya sa PNP, pa-blotter, and then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninakaw ngayong wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate, pinaikot-ikot siya, and then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino yung rider niya, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagalan pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, wag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan. Makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa Angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso, na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Tama po yun, Mr. Senator. No? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Admittedly po, Angkas prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin naiharap yung pong ating pasahero dun po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami sumusulat for the past week po sa ating team. It's really, ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling. We want to offer legal advice, medical service. But we understand that disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan muna siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely, lalong-lalo na po for grave incidents, criminal offenses, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, we created a separate hotline na po for criminal offenses among other action items po. And even in the organization po, Mr. Senator, we are starting a
campaign on gender sensitivity and handling cases po na of this nature. To be honest po, Mr. Senator. Okay, sir, let me catch you up. Masyado mahaba na sabi mo. Okay, pang-PRS yung sabi mo. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod sa siguro sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi, pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing cost, you should take care of your customer. Eh, tanggalin mo yon o ipa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo, na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, eh, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero nakainom. Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat. Is that being followed? To the book, to the letter? Mr. Senator, masasabi ko po. Because I've heard a lot na hindi. Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenteng nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Meron po kaming annual, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi, yes, para sa isang rider na rape niya ang kanyang pasahero at pagkatapos, pag nanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong walang sakatinuan. At sino yung mga taong walang sakatinuan? Most likely mga addict. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, eh, Enero na ngayon, magdadag test. Eh, di ba, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then dapat doon sa mga pasahero, meron silang party do. I don't know if you're doing this in the US, they're doing it sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Yes po, your honor, and well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chine-check na rin ba na on a regular basis, kung itong mga rider ninyo ay marami ng mga ticket violations, kasi kung marami, di dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. So we monitor the profile and the activity of the biker po. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, siguro we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madamay yung buong kumpanya mo at saka lahat ng mga, yung iba pong mga riders. But I want to protect itong mga pasahero ninyo, yung mga kliyente ninyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihan pa nga, customer is always right, right? You should abide to that saying. Okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Tul po, pero dagdagan ko, may winaw from Angkas. Anong status na nung kaso? Sa kasalukuyan po, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. We have been trying to reach out po, Senator Rafi, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa kanila pong tirahan to offer po yung counseling, to offer basically... Criminal case, may final kayo? May na-file? Sabi kasi ni Senator Tulpo, inareglo nyo pa. Siguro po, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kaming pumasok doon sa loob. So, it was... Really, so, sorry, Mr. Chair, makasingit. That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Naregno nyo yung PNP, naregno nyo yung ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng police, Mr. Chair,
Huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc., etc. Magkipag-arreglo ka na lang, pumunta ka na lang, magkipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-arreglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para rin siya makipag-arreglo. Sabi ko, huwag ka makipag-arreglo, bigyan natin ang leksyon itong nang walang hiya sa iyo itong rider. I want him in jail. Okay? Salamat, Sir Tortulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspende nyo lang yung rider? Opo, sir. We definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung mga miyembro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay, and neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator. No? Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating officials, ng mga kapulisan at barangay, for them to say na areglohin mo na lang. Ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap po ako sa amin yung pasahero, meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step, which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos as a first step po among the other next steps. But Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened and it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chair, makasigin ito ulit. Good, Senator. O si, sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh kasi mahal yung pagpresyo sa mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaareglo na, paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, anong pangalan niyo po ulit, sir? Mr. Senator, Jauro po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts itong victim, at binaba na niya kanyang pantalon, papatungan na lang niya, at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha muna yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan, sana mabi. That should be sipak. Outright dismissal, bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So it's not, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, sipakin nyo. Anong suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung proseso? Puro kayo proseso. Na yung proseso naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. Alam nyo naman talaga nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatago-taguan, then hinarap nyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Mr. Senator, to be honest, tama po kayo. So next time, pag may mga ganong grave offense, yes. Kailangan sibak. Ang suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Tama. Sa pista po, suspension lang. Tama po kayo dyan, Mr. Senator. To be honest, now, dalawang linggo po matapos po yung insidente, ang initial po, ang assessment po talaga namin is, unang-una, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang tumingin doon sa... Alam mo, sir, pag kayo,
Again sa inyo, proseso. Pero kung in favor sa inyo, walang proseso. Di ba? In favor sa inyo, walang proseso. Kasi punta lang punta yung tao sa inyo, ayun yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag muna suspindihin. At huwag muna sipakit suspindihin lang muna. Hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi nyo pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess nyo? Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala nang proseso-proseso. Di ba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, sibakin nyo na po yung rider na yun. Buti nga, tinanong pala ni, ano, ni Mr. Chairman Tolentino. I want that na dismissed. We hear you, Mr. Senator, and we will definitely take action on and that. And then I'll make sure na hindi na siya pwedeng magtrabaho sa anumang kumpanya dahil delikado siya. He's a danger to the society. Maghanap siya ng ibang trabaho, wag lang yun. Depende lang kung makasuhan siya at makulong kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Thank you, Mr. Chair.